kahit anong halok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang tuburihin. Pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Nang maghihiwalay sa pagmamahal mong tunay, maging kamatayan, mano buhay. Sometimes ba sa pagising nyo sa umaga, parang hindi mo na malaman kung saan ka uhugot ng kasiyahan, kagalakan sa lahat ng nangyayari sa kapaligiran natin. Hindi mo malaman kung sino yung iboboto mo, hindi mo malaman kung ano ang mayayari bukas, hindi mo malaman kung magkakagera pa o hindi. Pero ito yung dapat po nating tandaan, kahit ano ang mangyayari sa mundo, sa kapaligiran, sa sarili bahay natin, sa buhay natin, dapat po may isa lang tayong sasambahin. May isa lang tayong ipo-focus sa buhay natin. Ito'y walang iba kundi si Jesucristo, ang pagmamahal ng ating si Jesucristo. Sige po, sabayan niyo kami sa pag-awit, Sokmed, Ikaw Pa Rin by Malayang Pilipino. Paki-post po para ang ating mga eklesiya ay makaawit sa ng pagsamba sa ating Panginoon. Ito rin ba tayo? Jesus, basta't kasama kita, lalong umagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw, maging sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw pa rin, ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Ikaw pa rin, ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin, pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Mano buhay, tumalo sa akin,
ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin. Pag-asa ng buhay ko'y ikaw na ikaw pa rin. One last time. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko, hindi kita ipagpapalit kahit anong alok ng mundo. Ito rin po ba yung declaration nyo sa buhay na nyo ngayong gabi na kahit ano pa ang ialok ng mundo, kahit ano pa ang gawin ng iba, isa lang ang pipiliin natin, ang Panginoon. Ikaw pa rin ang hahanap-hanapin ko, Panginoon. Nawa ngayong araw na ito, maging masigla ang ating pangangatawan, ang ating espiritu, na anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, mayroon po tayong pag-asa kay Jesus. Sabihin nyo nga, mayroon tayong pag-asa kay Jesus. Pakiulit. Mayroon tayong pag-asa kay Jesus. Amen and amen. Sana po, tayong lahat, magkaroon tayo ng kapayapaan. Anuman ang ating sitwasyon, anuman ang nangyayari, patuloy lang na Jesus ang magbibigay ng kasapatan sa bawat isa. Manalangin po tayo ngayong gabi, magsimula tayo ng may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Lord, salamat po o Diyos, sumapit ang gabi, nagdaan ang araw, pero hindi ka nagbago, Panginoon. Yung pagmamahal mo simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, constant, Lord God. Hindi nagbabago, Panginoon. Ano man yung mga bagay na pinagdaanan namin, may assurance kami, Lord, na sinamahan mo kami, kasama ka namin, at sasamahan mo kami. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay na binigay mo sa amin, sa mga pagpapala na aming tinatangkilig, sa enablement, Lord, na pinagkakaloob mo sa amin, sa design ng puso namin na gabi-gabi magkakasama kami, gabi-gabi mag-aaral kami ng salita mo, gabi-gabi, Panginoon, mararanasan namin ang presensya mo, Lord God. Gabi-gabi, mangungusap ka sa amin, Panginoon. Malaya kang kumilos, O Diyos, tanggapin namin ang salita mo ngayong gabi nang may pagpapasalamat sa aming puso at isipan. Sa iyo ang papuri, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi. Naimbag na rabihi kada kayo amin. Nawa ang lahat ay masigla, masaya ngayong gabi habang tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Natawag niyo na po ba ang mga kasama niyo sa bahay? Patuloy namin ini-encourage na magsama-sama tayo bilang isang pamilya dahil naniniwala tayo na ang bawat pamilya ay isang eklesiya, na ang bawat pamilya ay tatayo sa pangalan ni Jesus, na ang bawat pamilya ay magiging matagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Sa pangkat na kasama natin. Okay. Well, sa gabing ito, mga kapatid, I'm so happy dahil sa biyaya ng Panginoon ay patuloy tayong may pagkakataon na magbulay-bulay ng kanyang salita. Bago ko makalimutan, binabati ko si Ma'am Paz Laulayan. Hello po, Ma'am Paz. Hello, Ma'am. Ganun din kay Lola Petting,
kay Derek Talyara. So, sila yung mga nakita kong mga early bird na kasama natin sa Devo ngayong gabi. So, doon po sa mga kasama namin na patuloy pong sumusubaybay dito at sumusuporta sa gawain ito. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nais ko rin magpasalamat sa Diyos, ano? Kasi bukas po ay magse-celebrate kami ni Sister Olive ng 32 years of favored marriage. So, can you imagine, no? 32 taon ng nagtitiis yung asawa ko sa akin. So, sa biyaya ng Panginoon, patuloy ko nararamdaman yung kanyang pagmamahal, yung kanyang suporta, yung kanyang pagkikare sa akin. I feel blessed dahil sa asawa ko, sa kanyang pagmamahal sa akin. Kaya, I raise a hallelujah to our God dahil sa napaka-sweet kong asawa. No? Wow! Sorry, wala akong regalo sa'yo eh. Ito lang. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil totoo po, it is only by His grace. Biyaya po ng Panginoon na nakarating kami sa 32 taon ng aming pagiging mag-asawa. At hindi ko sinasabi na madali ang pag-aasawa. Sa una lang po yan madali, mahirap. Pero pag tumatagal, pahirap po ng pahirap. Dahil nakikita nyo ang ugali ng bawat isa, may kanya-kanya kayong upbringing. Pero kung kasama na natin ang Panginoon sa gitna ng ating relasyon, wala pong imposible. At kung alam mo kung bakit kayo nagsama, kung bakit kayo naging mag-asawa, para magbigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon, hindi magkakaroon ng hiwalayan, hindi magkakaroon ng vocabulary ng annulment or divorce, basta alam mo kung ano yung pinapasok mo. At alam mo kung sino yung nakasentro sa relasyon ng bawat mag-asawa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa pagmamahal ng asawa ko, sa sa thoughtfulness, sa provision na binibigay niya sa amin. Hindi ko naramdaman na hindi ako secured dun sa pagmamahal niya. Hindi ko naramdaman na hindi ako secured dahil lagi po kaming kumakain. Obvious naman. Maraming salamat po sa Panginoon. Yun, mahaba na yun. So, salamat po sa inyong lahat. Especially kayo na nagpipray para sa amin. Daman-daman namin yung mga panalangin nyo. Salamat po sa inyong pagmamahal din sa aming buhay. So, purihin po ang Panginoon. Thank you for making our life meaningful. So, salamat po sa inyo, mga kasama namin dito sa ministry ito. Dito so, doon po sa mga taga Church on the Hill Christian Community dito sa Baguio. Salamat po sa inyong pagmamahal sa aking pamilya, sa aming mag-asawa. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sa inyo ay naging maayos po yung aming buhay dito sa Baguio. Okay? So, magsimula na po tayo sa ating pag-aaral. Actually, saya, meron sana akong inendang message no, para sa mga mag-asawa. Pero bukas na lang yan hanggang Friday. So, for now, kung mapapansin po ninyo, sa loob ng halos mahigit sang buwan, pinag-usapan natin yung buhay ni Simon Peter. Kung paano yung pananampalataya niya sa Diyos ay unti-unting lumago, unti-unting tumibay. Nakita natin yung progressive faith ni Simon Peter. At nakaka-identify tayo doon, no? Ang paglago naman natin bilang isang Kristiyano, hindi po ito nangyayari overnight. Proseso po ang pagbabago ng buhay ng isang tao. At least, day by day, from glory to glory, makikita natin binabago ng Panginoon yung buhay natin. Alam niyo, kayo po mga kasama natin sa Devo, hindi niyo napapansin, sa loob ng 2 taon mahigit na tayo araw-araw na nagbubulay-bulay ng kanyang salita, hindi niyo napapansin,
unti-unting binabago ng Panginoon ang inyong mga buhay. At yun po ang kalooban ng Panginoon. Gusto ng Lord, yung kanyang mga anak ay patuloy na nag-grow. Halimbawa, no? Halimbawa si Pauline, yung aming bunsong anak. Siya yung bunso. Okay lang, okay ba yung si Pauline hanggang ngayon eh 18 years old na pero nag-ano pa? Dumedede pa sa chupon? Parang ang sagwala, di ba? Pangit na, no? 18 years old na dumedede pa sa chupon. So, meaning, natutuwa tayo na makikita natin nag-grow na siya. No? Nag-grown up na siya. Yun din po ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, buksan po natin yung ating mga banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 3, 17 and 18. Okay? So, hihilingan ko si Pauline. 2 Peter chapter 3, verse 18, verse 17 hanggang verse 18. Okay, 2 Peter chapter 3. Sige po, buksan niyo na po yung mga Bible niyo din at sabayan niyo po kami habang binabasa po ni Pauline yung 2 Peter chapter 3 verse 17 hanggang 18. I am warning you ahead of time, dear friends. Be on guard so that you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. All glory to Him, both now and forever. Amen. Amen. Okay. So, ito po yung tinatawag na final thoughts, final exhortation ni Peter sa kanyang sulat, sa 2 Peter chapter 3, 17 and 18. May kasabihan po, mga kapatid, forewarned is forearmed. Kung tayo po ay nabigyan ng babala, kung tayo ay napagsabihan kung ano yung maaaring maganap sa hinaharap, at least alam natin kung ano yung maaaring maganap sa hinaharap. Na-inform tayo eh. So yung pong mga bagay na dapat nating gawin, nasabi sa atin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin, na pagsabihan tayo, yun po yung pagpapala sa atin na nabigyan tayo ng babala, nabigyan tayo ng paalala. So dito po makikita natin si Peter, nagbigay po siya ng dalawang exhortation sa mga mananampalataya. Unang exhortation po ni Apostol Pedro, we must be a guarded Christian. Okay? We must be a guarded Christian. Sabi niya sa verse 17, I am warning you ahead of time. So, nagbibigay siya ng babala. Nagbibigay siya ng paalala. Okay? Ahead of time. Sabi niya, I'm warning you ahead of time, dear friends, be on guard. Yun ang sabi niya, be on guard. So, kinakailangan tayo bilang mga mananampalataya ay mag-ingat. Be on your guard. Be on guard. No? Ibig sabihin, dapat lagi kang handa. Dapat magbantay ka. Dapat huwag kang magpabaya. Ika nga, huwag mong ibababa yung sandata. Dapat always be ready. Dito, ine-exhort niya yung mga mananampalataya na lagi kayong maging handa. Okay? Or, pinag-iingat niya ang mga mananampalataya. Ang tanong, mga kapatid, saan niya tayo pinag-iingat? Saan niya tayo pinaghahanda? Na kinakailangan magbantay tayo. Ano yung dapat nating bantayan bilang mga mananampalataya? Dito sa verse 17, binanggit niya rito yung dahilan kung bakit niya tayo pinag-iingat at kinakailangan magbantay. Sabi rito, be on guard so that you will not be carried away by the errors
of these wicked people. So, mukhang sa context ni Peter, sa panahon niya, ay may mga wicked people na maaaring tumangay o manghikayat na panghinain yung ating pananampalataya. Sa ibang translation, yung salitang wicked ay lawless. Okay? Ito yung mga taong tinatawag na ungodly, unrighteous, corrupt, wicked people. So mukhang sa panahon ni Pedro ay may mga taong masasama, mga taong lawless, walang kinakatakutan. Parang walang takot sa Diyos, walang unrighteous sila, ungodly sila. Kaya sabi ni Pedro, mag-ingat kayo sa mga taong ito. Now dito sa chapter, dito sa book ni Peter, binabanggit sino-sino itong mga taong ito na dapat tayo mag-ingat. Unang-una, from false teachers. No? Sa chapter 2, verse 1 to 3, maliwanag yung sinasabi rito ni Apostol Pedro. May mga false teachers who will introduce destructive heresies, no? And who invented stories. Sabi sa chapter 2, verse 1, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan. Kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. So may mga bulaang propeta, may mga bulaang guro. Ano yung ginagawa nila? Napalihim na magpapapasok ng mga mapipinsalang turo. Ito ang context nito, sa loob ng church, no? May mga infiltrator. May mga taong mga false teachers. Bakit sila false teachers? Kasi yung itinuturo nila mapinsalang aral o turo. Meaning hindi sound yung kanilang mga doktrina o aral. Okay? Hindi talaga biblical. Kung hindi sarili nilang opinion, sarili nilang haka-haka, sarili nilang pagkaunawa, pero hindi naman talaga yun yung diwa o itinuturo ng banal na kasulatan. So itong mga taong ito, sabi sa verse 1, ay makakapasok dahil sila'y merong mga mapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon. Okay? So, makikita nyo, these people will deny the Lord Jesus Christ. Hindi nila kikilalanin at itatanggi nila ang ating Panginoon. Dito sa chapter 1, verse 16, binanggit po ang katangian nitong mga taong ito. They will going to invent stories. Sabi nito, sapagat kami ay hindi sumusunod sa mga kathang isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi kami ay mga saksing nakakita sa kanyang kadakilaan. Kasi po may mga tao talaga, sabi sa verse 16, mag-iimbento lang sila ng kwento, pero hindi naman talaga nangyari o hindi biblical. Okay? Sa chapter 2, verse 10, makikita natin, itong mga taong ito, they are so bold and arrogant. Sabi sa chapter 2, verse 10, lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman, sa pagnanasa, hinahamak ang may kapangyarihan. Sila'y pangahas, matitigas ang ulo at hindi natatakot alipustain ang mga maluwalhati. So these false teachers na binabanggit, they are so bold, they are so arrogant, matitigas ang puso nila. Okay? At hindi sila natatakot alipustain ang mga maluwalhati. So mag-iingat daw po tayo rito. Dito tayo pinag-iingat ni Apostol Pedro. Mag-ingat ka sa mga bulaang propeta, bulaang guro,
sapagkat sila'y merong mapinsalang aral, mapinsalang turo. Hindi ayon sa Biblia, kundi katangi-isip lamang o inimbento lang nila yung kwento, pero hindi naman totoo. Mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Pangalawa, hindi lang po sa mga false teachers. Mag-iingat tayo sa mga scoffers. Ano ba yung scoffers? Sa chapter 3, verse 3 and 4, malalaman natin kung ano ang katangian nitong mga taong ito. Sabi nito sa chapter 3, verse 3 and 4, una sa lahat, dapat inyong malaman ito na sa mga huling araw, so tayo po ay nasa mga huling araw na mga kapatid, ay darating ang mga manlilibak. Na manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa. At magsasabi, so ito ang kanilang dialogue, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? So, kaya sila tinawag na scoffers o manlilibak. Ito yung mga taong mangungutya, no? Yun yung ibang term sa scoffers. Kukutyain nila yung mga mananampalataya. At ang sasabihin nila, nasaan? Nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Kukwestiyon nila yung pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ang mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. So, sinasabi nila dito, eh hanggang ngayon, nasaan si Kristo? Nasaan yung kanyang muling pagparito? Babalik pa ba ang ating Panginoong Kristo? Kinukutya nila yung mga mananampalataya. Pero, kung babasahin po natin, mga kapatid, sinagot po ni Apostol Pedro yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay mukhang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Sabi niya sa verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. So ang Diyos, hindi siya mabagal para tuparin yung kanyang pangako, yung kanyang pangako na muling pagbabalik. Sa halip, nagbibigay pa siya sa atin ng palugit, nagbibigay pa siya sa atin ng panahon upang walang mapahamak, walang mapariwara ang buhay. Binibigyan pa niya ang tao ng pagkakataon na sila ay makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. So yung delay is not a delay per se. Kung hindi, yung delay na yon ay opportunity for all of us upang tayo magkaroon ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan. Eh what if, no? Bumalik ang Panginoon bago mag-pandemic. Halimbawa, eh di marami po sa atin na hindi nagkaroon ng pagkakataon magsisi at magbalik loob sa Diyos. Thank God, no? Patuloy na binibigyan niya tayo ng extension na tayo ay bumalik sa Panginoon. So makikita natin dito, mag-ingat po tayo kasi may mga nangungutya, may mga manlilibak, hindi lang mga false teachers, kundi mga nangungutya. And, yun nga po, binanggit na sa verse 17, mag-ingat tayo kasi may mga taong mga masasama. Evil and wicked or lawless or unrighteous, ungodly, corrupt people na nagtatangka ng mga mananampalataya ay ilihis sa katotohanan. So mag-ingat daw po tayo. Be on your guard, no? Be on guard,
so you will not be carried away by the error of these wicked people and lose your own secure footing. So mag-ingat kayo upang hindi kayo mahulog mula sa inyong sariling katatagan. So pinag-iingat niya yung mga mananampal. Upang hindi tayo matinag, mag-ingat tayo dun sa mga wicked men. Mga na may mga maling aral, mga nangungutya, mga taong lihis o liko ang kanilang pamumuhay. Be on your guard. Kaya pag may kasabihan, mga kapatid, no? Bad company corrupts good moral. Pag mali yung nasamahan mo, mali yung kanilang aral na nasamahan mo, mali yung kanilang tinuturo, mali ang kanilang pamumuhay, makikita mo, mapapahamak din ang iyong buhay. Kaya nga, maganda po na suriin natin yung mga taong nagtuturo sa atin, suriin natin yung buhay ng mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos. Anong buhay nitong mga taong ito? Talaga bang itong mga taong ito binago ng Panginoon ang kanilang mga buhay? So, dito po, pinag-iingat po ni Apostol Pedro ang mga mananampal. Be on your guard against these wicked people. Pangalawa, mga kapatid, na exhortation ni Peter, not only be a guarded Christian, but be a growing Christian. No? Be a growing Christian. Ano sabi sa verse 18? So, ito yung pangontra. Be a guarded and be a growing Christian. So, dapat mag-grow tayo. Sabi sa verse 18, rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So dito, yung exhortation ay dapat lalo kayong lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So hinihikayat niya yung bawat mananampalataya na lumago. Saan tayo dapat daw lumago? Doon sa ating pagkakilala. Sa biyaya at pagkakilala natin sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So napakahalaga rito, ikaw ay kumilala kay Jesus bilang iyong Panginoon at bilang iyong tagapagligtas. Pero hindi ka lang dapat huminto sa pagkakilala. Kinakailangan ikaw ay lumago. Ibig sabihin, mag-grow yung iyong pagkakilala at yung biyaya, tungkol sa biyaya ng ating Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. Bakit po kinakailangan tayo lumago? Bakit kinakailangan na tayo ay lumalimpad sa ating pagkakilala sa ating Panginoon? Sabi po sa chapter 1 verse 10, 2 Peter pa rin, sabi dito, so that we will never fall. Okay? 1 Peter 1:10. Sa 1 Peter 1:10, sinabi rito, tungkol sa kaligtasan ito, nagsisikap at nagsisiyasat na mabuti ang mga propeta nagpapahayag tungkol sa biyaya. 2 Peter pala. 2 Peter 1:10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Basahin ko nga po ulit yung verse 10. So dear brothers and sisters, work hard to prove that you are really among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Yon. Do these things and you will never fall away.
when you do these things, you will never fall away. Okay? Wow! So, yun pala yung reason kung bakit tayo dapat mag-grow. So, we will never fall away. Okay? We will never fall away. Pangalawa, lalo dito, makikita natin na si Apostol Pedro, parang inuulit-ulit niya yung paalala niya sa mga mananampalataya. Sa gayon, hindi nila makalimutan yung aral ng Panginoon. Dito sa 2 Peter pa rin, chapter 1, verse 12 to 15, makikita natin na yung layunin upang hindi raw natin makalimutan. Sige, basa, Pauline. Therefore, I will always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. So I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. Kung mapapansin po ninyo, mga kapatid, halos 5 beses po inulit-ulit dito yung salitang remind you. Sabi niya, therefore, I always remind you about these things, even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. It is only right that I should keep on reminding you as long as I live. For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. So I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. So dito makikita natin, paulit-ulit, pinapaalalahanan niya yung mga mananampalataya. Be on your guard. Be a growing Christian. You must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. I do believe with all my heart, mga kapatid, yan din ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, na kung saan mag-ingat tayo at patuloy tayong lumago, patuloy tayong lumalimpa yung ating pagkakilala sa Panginoon. Marami pa tayong mga bagay na dapat matutuhan kung sino talaga si Jesus sa ating mga buhay upang yung pananampalataya natin lalong tumibay, lalong lumalim, lalong lumago. Sa gayon, hindi tayo basta-basta matitinag. Hindi tayo basta-basta matitisod. Hindi tayo basta-basta pabago-bago ng mga pag-iisip. Dahil kilalang kilala natin ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Ninyo ba napansin, mga kapatid? Sa araw-araw nating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang dami na nating natututuhan kung sino ang ating Panginoon at ano ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon sapagkat siya yung kasama natin. So, paggising pa lang sa umaga hanggang sa pagtulog natin, kasama natin si Jesus. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, siya yung ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas. Manalangin po tayo sa isang uli. Pwede bang ilid mo kami sa panalangin at muli tayong aawit pagkatapos? Panginoon, maraming salamat sa salita mong ibinigay sa amin, O Diyos, na dapat kaming magbantay, Panginoon, dun sa mga taong maghahasik ng mga mali sa aming pananampalataya. Doon sa mga taong nag-aabang kung paano kami ililigaw sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nawa, bigyan mo kami ng desire to know you more, Lord, sa buhay namin para alam namin yung tama. At kung alam namin yung tama, mararama namin kung ano yung mali, Panginoon.
At bigyan mo po kami ng desire to grow in the knowledge of you, Lord God. To grow sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Mag-grow kami, magkaroon kami ng desire na mas lalimag pa namin yung pagkakilala namin sa iyo. Mas lalimag pa namin yung aming relasyon sa iyo, Panginoon. At kung gagawin namin ito, Panginoon, magbibigay kami ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito, sa salita mong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Lord, nawa, sa araw-araw, makita namin yung pagkilos mo. At pag nakita namin yung pagkilos mo, sa araw-araw, mas mapapalapit kami sa iyo, mas maklaramdaman namin yung pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Ngayong gabi, patuloy namin dinadalangin ang bawat isa na may pinagdadaanan na mga suliranin, Panginoon. Nawa, kung gaano ka namin kakilala, O Diyos, ganun mapapawi ang lahat ng aming nararamdaman na hindi nakakalukod sa iyo. Kung gaano ka namin kakilala na ikaw yung Diyos na tagapagpagaling namin, ikaw yung Diyos na magpo-provide ng mga kailangan namin, ikaw yung Diyos na nakupo sa trono, ikaw yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay namin. Kung ganito ka namin kakilala, Panginoon, mapapawi ang lahat ng aming agam-agam, mapapawi lahat ng aming mga anxiety, mapapawi lahat ang aming mga takot. Dahil ikaw ang Diyos na aming hahawakan sa aming buhay, O Lord. Patuloy kaming nananalangin, Panginoon, na ang darating na eleksyon sa Lunes, bigyan mo po ito ng kapayapaan, maging mapayapang eleksyon ang maranasan ng bawat isa sa Lunes, Panginoon. Ngayon pa lamang, bigyan mo na kami ng mga pangalan na iboboto namin na sa akala namin ay makakatulong sa aming bansa. At bigyan mo po kami ng wisdom, Lord God, kung ano at sino-sino, Panginoon, ang mga isusulat namin sa balota. At hindi namin dinadalangin yung sa Lunes lamang, pati yung mga susunod na araw, Panginoon, na kung saan mas critical, magbibilangan. Panginoon, bigyan mo po ng dangal ang aming pagboto, O Diyos. Kung sino man po ang lalabas, kung mananalo, nawa, bigyan mo kami ng puso, Lord, na tanggapin kung sino ang inuluklok mo, Panginoon. At kami ay patuloy na sumuporta para sa ikauunlad ng aming bayan, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito. Puno kami ng saya at sigla dahil nakasama ka namin, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Walang ibang pupurihin, pag-asa.
pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Sabing walang maghiwalay. Sabing walang maghiwalay sa pagmamahal mong tunay. Maging kamatayan, mano buhay. Guto man o sakit. Guto man o sakit. Magunaw man. Magunaw man itong daigdig. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang harap ko. Ikaw pa rin ang nais ko. Hindi magpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin. Walang ibang pupurihin. Pag-asa ng buhay ko. Kapatid, bago po namin batiin yung mga kasama natin sa gabing ito, pinapaalala ko lang po, sa Sunday po, 9 to 11, meron po tayong Sunday Worship Celebration. At sa hapon po, alas 3 ng hapon hanggang alas 5, meron tayong special seminar dito sa Baguio. Tinawag po itong The Gospel in Genesis. No? Ano ba yung Ebanghelyo? Ano ba yung Good News? Sa Book of Genesis, meron pong mabuting balita sa Book of Genesis na dapat nating ma-discover. At meron po tayong guest speaker from Canada. So, inaanyahan po namin kayo, yung mga taga-Baguio, please, umaten po kayo, bumalik po kayo. Hindi po ito exclusive sa mga kababaihan lamang. Pwede po mga tatay, nanay, mga anak, mga young people, mga singles. Lahat po ay inanyahan na bumalik. 3 to 5 po yun. Okay? At isama rin po ninyo sa panalangin. Meron kaming niluluto na programa sa Hagunoy naman. Ito yung tinatawag na Couples Fellowship. Kung luloobin ng Panginoon, mangyari po ito sa unang linggo ng June. So parang magkakaroon ng June Couples Fellowship. So, kung meron kayong mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak na gustong magpakasal, ay pwede rin po kaming mag-conduct ng mass wedding during the Couples Fellowship. So, sama po ninyo yan sa panalangin, especially yung mga taga-Hagunoy, dahil ito po ay para sa inyo bilang paglilingkod namin sa inyo, mga kapatid. Amen and amen. Ito pong Couples Fellowship na to, in line with our theme na bawat pamilya isang eklesiya. Napaka-importante po ng relasyon ng isang pamilya na kung saan ang nanay at tatay ay magiging haligi at ilaw ng ating pamilya. Kaya kailangan po strong ang relationship nila. Yun, maraming salamat for joining us, Sister Jesusa Kulanay, Sister Mabel Makadangdang, Derek Talyara, Kabet de Rosario and Kabolong, Sister Emma Gonzales, Faith, Jeff and Roman, Sister Jenny Rojas, praise God, Sister Jenny, kami ay nakikirejoice sa answered prayer mo. Patuloy kaming nagpe-pray for the complete restoration ng Panginoon sa iyong katawan. Brother Enrique So, salamat. Sister Weng Ferrer, Wilma Tamiing, Siren, Wilmer Lynn, at saka si Lola, Kuya Ray Gonzales, Sister May Ann Almuente Lanusa, Janice Talyara, kasama si Retret and Rotro. Ganun din ang pangalan ng anak niya. Sharon Alcantara, Pastor Gilbert, Nanay Esther, and Tatay Cesar, Sister Yumi San, Sister Suzette Empainado, kasama ng kanyang mga anak. Hello sa inyo dyan. Estela Del Rosario, thank you sa update. Update din kita later. Ate Che, Pugoon, Mami Cecilia, Sister Jen Tiglao, Kuya Jerry and Ate Joanne, Mami Lenny Riliera, hello po. Mami Josepa Kulanay, Kuya Rolly Cuson, hello po Kuya Rolly, magandang gabi po.
Ati Tessel Rosario, Tisha Ople, Jay, Joshua, Nathan, Luke, and Luningning, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Brother William Galano, Brother Rex, June Aduka, Sister Glenda Martin, hello Kim! Miss na namin kayo nila Aya, hello Alex, Iron Villera, Sister Justa Jan, Darwin Centeno, Kuya Bobby Gonzalez, and Ate Percy, Michelle K. Policarpio, Paul, Johan, and Mateo, na-miss na namin kayo. Sister Maribik Belia Senior, Mary Jane Deguia Perez, ako na, miss ka na namin Mary Jane, actually ikaw na iniisip ko kanina. I hope makapunta kayo sa Couples Fellowship kasama ng mga kapatid mo. Yon, Tito Ben and Tita Judy, good evening po, Ate Evelyn Gamboa and Kuya Obet, Tatang Dori Del Rosario. Sino pa po ba ang hindi hello, po? Ma'am Paz, Ma'am Paz Daulayan, thank you sa inyong pagbate. Ate Feli Aquino, Lola Betting Del Rosario, Rochelle Mendoza Ocampo, and Annalyn Flores. Maraming maraming salamat. Hello kay Rosemary at Ate Gemma dyan sa Israel. Ganun din kay Nanay Lolita, Rimas, God and bless you. Hello, and Edna, Ate Edna, Edna. Sharon Alcantara, yes. Si Maylene Centeno, God bless you, Maylene. Hello, thank you so much for joining us. Maraming maraming salamat po. Nabati mo na si Amilito Hinete. Hello. Hi, hello. Good yes. evening. Thank you for joining us. Ayan na, Tito Ben, Tita Judy. God bless po, Kuya Ray Gonzalez. Sa Sunday po, huwag yung kakalimutan ng ating Book of Genesis, The Gospel in Genesis. Nakaka-excite lang na madinig ano ba ang gospel sa napapaloob sa Book of Genesis. I hope everybody is so excited na makita po yung revelation ng Panginoon. At huwag po kayong bibitin bukas po, Thursday, sa pagpapatuloy ng ating bawat pamilya ay isang eklesiya. Don't forget, huwag niyo pong kakalimutan na i-share ito sa inyong mga kaibigan, kapag-anak at kapatid. Thank you po. God bless you po. Good evening. Good night. Good night.